yun yung blind item natin kung sino tong sikat na rapper nung dekada 90 at hanggang ngayon eh bumabanat-banat pa rin panaka-naka mga kaulo at nakikita nyo pa rin daw sa YouTube o sa internet, no? Let's kill it. Yo, what's up mga kaulo? It's your boy Elmo, Luzon, Visayas, Mindanao. Luz B. Minda, I hope naligtas po kayo sa lahat po ng kababayan ko na all over the globe, outside the country po. Mag-ingat po kayong lahat at I hope naligtas po kayo. Now you are watching Elmo Calvo TV. Dun sa mga tropa natin na hindi pa nakapag-subscribe, all you need to do is just click subscribe button and hit notification bell para updated po kayo sa lahat ng aking mga videos na i-upload at mga balitang hip-hop at mga kaganapan ngayon, alright? Yun. So mga kaulo, magandang araw po sa inyo. Welcome back po sa aking channel. At kayo po ay hindi naliligaw. Tama po yan, kayo po ay nasa Elmong Calvo TV, alright? So right now, meron tayong balitang hip-hop mga kaulo. Meron po akong i-share sa inyo. At ito po ay medyo cheesy. Ito po ay medyo chismak. Magpasensya nyo na mga kaulo. At itong blind item po na to mga kaulo eh, gusto kong tulungan nyo po ako na alamin kung sino itong personalidad na to mga kaulo. At yan po ang i-share ko sa inyo, alright? So, hindi ko rin po kasi alam ang sagot at gusto ko pong malaman ang inyong mga opinion. Baka meron pong nakakaalam sa inyo, alright? So, mga kaulo, hindi lingit sa kaalaman ninyo na tayo po ay vlogger at marami po tayong kakilalang mga sikat na personalidad sa larangan po ng hip-hop, okay? Iba't ibang tao po yung mga nakakasalamuha natin. Iba't iba po mga tao yung nakakasama natin, nakikilala. May mga bagong impormasyon tayong nalalaman. May mga nakakaalap tayong balita. Pero syempre, kailangan po natin timplahin o timbangin. Hindi naman po lahat ang sasabihin ng lahat ng tao ay totoo at maniniwala po tayo. Tayo po ay may sariling isip para timbangin yung mga bagay-bagay at para alamin at pag-isipan kung ito ba ay totoo o hindi. Dahil mahirap pong maniwala agad sa sabi-sabi at masisira po tayo dyan mga kaulo, no? Kaya ginawa ko po itong usapin na to, pakipagkwentuhan sa inyo eh dahil gusto ko pong makuha ang inyong impormasyon o yung inyong mga opinion at ang inyong mga saloobin sa balitang ito na pag-uusapan natin mga kaulo, okay? Alright, so hindi na natin patatagalin mga kaulo para mawala na yung mga agam-agam nyo at maisip natin, pag-isipan nyo kung sino to at baka kilala nyo mga kaulo, okay? Lately mga kaulo, may nakausap akong tao pero syempre bilang sa pag-aalaga o sa kapakanan ng safety ng tao na to, hindi ko papangalanan mga kaulo. Hindi ako mag-drop ng names mga kaulo kung sino ang nagsabi sa akin ng impormasyon na to, no? Mga kaulo. So tayo mga kaulo, tayo ay batang 90s tayo. Nasubaybayan po natin yung paglaganap ng hip-hop sa Pinas, iba't ibang mga grupo, iba't ibang mga naglabas ng song ng dekada 90 until 2000 until now, no? So ibig sabihin sa madaling sabi, tayo po ay nakasubaybay, okay? Pero syempre hindi natin lahat alam yung mga nangyari. So eto na nga yung sistema mga kaulo. Alright? Yung taong ito na nagsabi sa akin, kakilala niya yung mga tao o yung mga rap artist na to na dekada 90 na bumabanat, no? So base sa artist na to, meron daw isang sikat na rap group noon, no? Na kinabibilangan ng iba't ibang mga artist, mga kaulo, no? At nagulat ako na sinabi niya, merong isang particular na rap group na sabit lang daw dun sa grupo na yon. At di umano, itong rap artist na to, nung dekada 90, halos ipagtabuyan. Ibuli o asarin palagi, no? At ipagsipaan para lang hindi makasama. May tsapwera dun sa grupo. At meron pang naikwento na kapag meron silang mga gig, halos sumabit sa sasakyan at halos pababain para lang hindi makasama. Ganun katindi mga kaulo yung pagkakwento sa akin at yung na-experience ng tao na yon. Although hindi ko alam kung sino yun mga kaulo, pero base sa pagkakakwento detalyado at totoong totoo at natural, no, na pagkakakwento.
So, kaya po ginawa to para mahingi sa inyong opinion. Baka kilala nyo or pwede natin pag-usapan sa comment box, mga kaulo, no? Dahil karapatan din nating malaman at karapatan ninyo lalong malaman, mga kaulo. Yun. So, mabalik tayo sa topic, mga kaulo. Itong rapper na to, di umano, na pinag-uusapan natin, mga kaulo, ha? Yung dekada 90. Eh, halos ano, ipagsipaan o pagtulakan na hindi makasama sa gig ng grupo. No? At merong isa dun sa miyembro ng rap group na yun na nagmagandang loob na kinausap ang kanilang boss na baka pwede na nating tanggapin yung tao na yan at lagi namang kasama at lagi namang sumasabit, take note, sumasabit pa sa sasakyan para lang makasama o maka-join dun sa rap group na yun, yung dekada 90 na yun, okay? So, nagulat ngayon ako na meron pa ng ganung pangyayari, no, mga kaulo, at hindi natin yan alam. Siyempre, ang nakakaalam lang yan, eh yung mga tao na magkakasalamuha nun before, siyempre, medyo bata pa tayo, hindi natin alam yan. At ito nga, blessing in disguise, mga kaulo, nakwentuhan po ako, at ayaw sa akin sabihin ng pangalan, blind item po, mga kaulo, no? So, yon. So, yung rapper na to, yung dekada 90, mga kaulo, base dun sa nagkwento sa akin, eh, hindi pala ito marunong magsulat ng lyrics ng kanta at nagpapasulat pa sa isang kasama niya sa rap group, no? Sa isang kasama niya at nagpapatulong sumulat ng kanta, no? At yung tao na yon na nagsulat ng kanta ay yun yung taong nagbigay sa akin ng impormasyon na nakausap ko lately, no? Mga kaulo, malinaw po ah, nakakasunod po kayo, no? So, ganun pala ang nangyari. So, yun yung blind item natin kung sino tong sikat na rapper nung dekada 90 at hanggang ngayon eh bumabanat-banat pa rin panaka-naka, mga kaulo, at nakikita nyo pa rin daw sa YouTube o sa internet, no? At ayan ang gusto kong malaman at kaya hinihingi ko yung tulong ninyo. Comment kayo dito sa comment section at pag-usapan natin, no? Ito ay hindi naman paninira o hindi naman pagtutuya, no? Kumbaga, gusto lang nating malaman kung sino yon dahil sobrang interesting nung bagay na yon at interesado din akong malaman kung sino, mga kaulo, okay? So, yon, tandaan niyo yung mga word na yun, no, na binubuli, pinagtutulakan sa sasakyan na huwag sumama, at extra lang daw kuno at nagpipilit na makasama dun sa rap group, no? Kung sino yung artist na yon, at hindi marunong sumulat ng kanta at nagpapasulat pa ng mga linya ng kanta, no? So, yun yung pinaka, ano doon, pinaka dapat nating tandaan doon sa issue na yun, mga kaulo. Blind item to, mga kaulo, eh. Sana malaman natin kung sino, okay? Doon. So, yung mga pangyayari po na yan before, eh, dapat nating nalalaman din. Bilang taga-subaybay ng hip-hop, so, dapat nating alamin kung sino yan, alright? Doon. So, yun lamang po, mga kaulo, no? At maraming salamat po sa araw nyo na to na inilaan nyo sa akin sa ilang minuto. At sana po iligtas po kayong lahat. Huwag niyo pong kalimutang suportahan, mga kaulo, yung Oblox One Production sa Facebook page. Yung No Limit Angere, labas pa rin. Suportahan niyo po yung mga paparating panasong. Yung aking Facebook page, Elmong Calvo TV. At yung aking Sawsawan Republic sa Facebook page. At suportahan niyo po yung aking mga online business. At may mga paparating po tayo na cup na i-release natin at yung mga t-shirt natin soon. No, abangan nyo lang po at inaayos lang po natin yung schedule at yung mga taong kausap natin, right? So marami tayong lalabas ng mga cup para sa ating mga kaulo. At gagawa tayo ng question and answer portion na magbibigay tayo ng mga mug na merong Elmong Calvo TV at merong logo ng vocal clothing natin, yung clothing line natin, okay? And yung cup natin. And syempre, for sale din yan sa mga gustong mag-avail, no? Syempre, hindi naman natin pwedeng ipamigay ng libre lahat, syempre. Meron tayong budget dyan, pero gagawin natin yan para syempre, para dun sa games natin, na syempre bilang papasalamat po natin ng regalo, okay? Yun. So, blind item to, mga kaulo, sana comment kayo dyan at alamin natin. Share nyo sa akin, baka malaman nyo kung sino yung sikat na rapper na yan ng dekada 90 hanggang ngayon, eh bumabanat panaka-naka sa mikropono at dating binubuli lang pala at itinataboy sa rap group na yan, okay? Yun. So maraming salamat, shoutout sa inyong lahat, mga kaulo, at huwag niyong kalimutang suportahan yung iba't ibang mga kampo, iba't ibang mga rap group, no? Huwag niyong kalimutang suportahan. Binabati ko nga pala si Ray Ferrer aka Burdek ng Salvador dito sa Paranaque.
at syempre si JB De Leon na miyembro ng Bardagulan, no? So shoutout sa iyo, salamat sa pag-idolo at sa idolize sa aking kaangasan maglakad. Maraming salamat mga kaulo. Yun, so subaybay lang po kayo, suporta lang, abang-abang lang po sa mga mangyayari at stay safe mga kaulo, okay? Again, maraming salamat po. It's your boy Elmo na lagi pong nagsasabing walang buhok pero merong laman. Peace out yo and God bless us all. Sorry, it's DJ.